Napakahirap ng responsibilidad. Kapag sa start pa lang ay nag-aim ka na na maging cum laude ka. If makakausap niyo yung mga classmates ko or friends, I have never even once mentioned na gusto kong maging cum laude, ganyan. Bilang estudyante, ako ay masasabi mong seryoso sa pag-aaral. Outgoing and boring at the same time. Kasi normal school days. So papasok, magko-comply ng kung anong kailangan. I'm very studious talaga. Masipag ako mag-aral. To the point na talagang kahit yung mga classmate ko, ina-encourage ko sila talaga na pumasok. Hindi ko naman talaga ine-expect yung sarili ko na ganito. Gusto ko lang na ma-experience, ayun, chill lang yung experience ko sa college. Pero nung nandun naman ako, parang inisip ko, mas maganda yata if I give my best. Nandito na rin naman ako eh. Naging interesado ako sa mga documentaries. Then, parang gusto kong kumuha ng forensic science. And then, sabi ko, anong pinakamalapit? Doon ko nalaman yung criminal profiler. So, sila yung mga forensic psychologists. Sabi ko, malapit yung psychology to this kind of field. Parang sabi ko, sige. Tatry ko yung psychology. But along the way, during yung 4 years, parang I fell in love with psychology na din. Meron ako actually, ma'am, naging teacher na sobrang na-inspire ako. Yung may sinabi siya sa amin sa class, like, be the teacher you needed when you were a student. During that time, unsure ako kung ipupush ko pa ba yung ano ko, yung course ko. Kasi hindi ako sure kung magiging teacher pa ako, ma'am. So yun, na-inspire po ako doon na tama nga naman. So why not? Ako na lang yung maging teacher para sa mga student na yun. Everything in accountancy was unexpected for me since I really have no background. And then our subjects, taxation and law and auditing, it was all very unexpected to me. I grew up in the province and I think none in our island was an accountant. So I want to make a name for myself kasi as a woman, as a female, 'di ba, if ever na you marry someone, parang yun na yung dadali mo. I don't like that. Makikilala ko for the things that I did. Kapag para sa iyo at sa tingin mo kaya ko 'yan, gawin mo. Gumawa ka ng paraan na makuha mo 'yon, hindi yung sasabihin mo lang na kaya ko 'yan pero wala ka namang ginagawa. Dreams ko po talaga is to assist my parents financially and physically. Growing up, ang dami naman na talagang sinakripisyo nila for me. My sister was may autism, diagnosed as autism. So makikita ko talaga yung struggle ng parents ko. Yun yung naging goal ko, na makagraduate na kagad ako, na makapaghanap na kagad ako ng trabaho para matulungan ko sila. So yung gusto ko na lang is to give back to them. Yun yung pinaka-goal ko. Sa family, kasi nga, kaya nga tayo nag-aaral ay para po sa makatulong sa ating pamilya. During pandemic, so I immediately got pregnant and it's very challenging. I think everything is become a challenge. So sorry, Emily. My other half naman, he's very supportive din na he want me to grow as a person. So he want me to pursue the things that I love, even though we have our child. So he pushes me to do everything that I love still. My dad, kasi yung natatandaan ko talaga sa kanya is gusto niyang makatapos kami, maging maayos kami. On the night that he died, parang earlier that night, parang ang sinabi niya sa akin is, ayusin mo na yung higaan mo kasi may pasok ka pa bukas. Nahihirapan na siya. Tapos yun pa yung sasabihin niya sa akin. NCSD, so I am very thankful and grateful. I wouldn't be here without you. I am very thankful for the scholarship and the financial assistance and the lessons that I would bring with me wherever I go. Maraming salamat po for the best 4 years that I've experienced in my life. Doon ko natutunan na mahal ko talaga yung profession na to, and ito yung gagawin ko na for the rest of my life. As a teacher, in the name of NCSD, I promise to give my best to my students, to give them the best teaching and learning experience. Sobrang thankful ako for the opportunity, of course, for the learnings. If you're doing something na naka-uniform ka, hindi naman ikaw
ikaw yung marirecognize. Ang marirecognize is yung school mo. For those student na nag-aaral sa NCST, gawin nyo yung best nyo. Kasi at the end of the day, kasama nyo marirecognize actually yung school. Thank you so much for the wonderful experience, for giving us chance to finish our studies. Nagpapasalamat ako sa NCST sa opportunity ngayon na nandito ako to share my academic journey sa inyo at sa mga future students sa NCST. As a teacher and as a proud nation builder, gagawin ko ang tama, may makakita man o wala. Salamat NCST. Salamat NCST. Salamat NCST. Salamat NCST.